Spotlight Radio FM brings you Kape, Kasama ang Panginoon Everyday with Father Kevin Crisostomo. Only here on Spotlight Radio FM. Journey to New Beginnings. Happy Sunday, my dear friends. Tara, kape tayo. Kasama ang Panginoon Everyday with me, Father Kevin Crisostomo of the Diocese of Paranaque. Let us begin our reflection with a prayer for generosity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus, teach me to be generous. Teach me to serve you as you deserve, to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not to seek reward, except that of knowing that I do your will. Amen. We are now on the third Sunday of the Lenten season, and our gospel reading today is taken from St. John, chapter 4, verse 5 to 42. At gagamitin pa rin natin ang New Testament Pinoy version for our reading today. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay St. John. Glory to you, O Lord. Nakarating si Jesus sa Sikar, isang city sa Samaria na malapit sa lupa na pinamana ni Jacob sa anak niyang si Joseph. Pakikita doon ang balon ni Jacob. Napagod si Jesus sa paglalakad nila, kaya umupo siya sa tabi ng balon. Magtatanghali na noon. Dumating ang isang babaeng Samaritan para magigib ng tubig. Tinanong siya ni Jesus, "Pwede bang makihingi ng tubig?" Pumunta sa bayan ng mga disciples noong time na yon para bumili ng pagkain. Sumagot ang babae, "Isa kang Jew at Samaritan ako. Bakit ka humihingi sa akin ng tubig?" Sinabi niya to kasi hindi nakikisama ang mga Jews sa mga Samaritan. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lang ang binibigay ng Diyos at kung sino ang humihingi sa iyo ng tubig, ikaw mismo ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay ng buhay." Sumagot ang babae, "Sir, wala naman kayong timba at sa kamalalim ang balon. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Binigay ng ancestor naming si Jacob ang balon na to. Dito siya uminom, pati mga anak niya at mga alaga niyang hayop. Mas dakila ka ba kaysa kay Jacob?" Sumagot si Jesus, "Mauuhaw pa rin ang mga umiinom sa tubig na to, pero hindi na mauuhaw ang iinom ng tubig na ibibigay ko. Parang bukal yon na nagbibigay ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan." Sumagot ang babae, "Sir, bigyan niyo po ako ng tubig na yan para di na ako mauhaw o pupunta pa rito para magigib." Sabi ni Jesus sa kanya, "Sige, tawagin mo ang mister mo at isama mo siya dito." "Wala pong asawa," sagot ng babae. Sabi ni Jesus sa kanya, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa, kasi lima na ang naging asawa mo at hindi mo rin asawa ang kinakasama mo ngayon. So, totoo ang sinabi mo." Sinabi sa kanya ng babae, "Sir, tingin ko prophet ka. Dito sa bundok na to nag-worship ang mga ancestors naming Samaritan, pero sinasabi niyong mga Jews na sa Jerusalem lang dapat mag-worship." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maniwala ka sa akin. Dadating ang time na hindi niyo sasambahin ang Ama sa bundok na to o sa Jerusalem. Kayo mga Samaritan, hindi niyo alam kung sinong wine-worship niyo, pero alam namin mga Jews kung sino ang wine-worship namin. Kasi nanggaling sa mga Jews ang kaligtasan. Pero dadating ang time, at actually dumating na nga, na sa tulong ng Espiritu, sasambahin ng mga tao ang Ama kung sino talaga siya. Ibibigay nila sa kanya ang pagsamba na talagang gusto niya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya masasamba lang siya kung sino talaga siya sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu." Sumagot ang babae, "Alam kong dadating ang Mesaya, yung tinatawag na Christ. Pagdating niya, ipapaliwanag niya ang lahat sa amin." Sinabi ni Jesus sa kanya,
ako nga yun. Ako na nakikipag-usap sa iyo ngayon. Nung time na yun, dumating ang mga disciples. Nagtaka sila kasi nakikipag-usap si Jesus sa isang babae. Pero hindi nila tinanong kung anong gusto niya o bakit nakikipag-usap si Jesus sa babaeng yun. Tapos, iniwan ng babae ang lalagyan niya ng tubig. Pumunta siya sa bayan at sinabi sa mga tao, "Tara, tingnan niyo yung taong nakilala ko. Sinabi niya sa akin ang lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Christ?" Lumabas sa mga tao sa bayan para puntahan si Jesus. Habang nangyayari ito, niyaya naman ng mga disciples si Jesus, "Teacher, kumain na po kayo." Pero sumagot si Jesus, "May pagkain ako na di niyo alam." Nagtanungan ng mga disciples, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang pagkain ko ay ang sundin ang kalooban na nagpadala sa akin at tapusin ang binigay niyang trabaho sa akin. Diba sinasabi niyo, 4 na buwan na lang at harvest time na? Pero sinasabi ko sa inyo, ang tignan niyo ang paligid, hinugna ang mga bunga sa bukid at ready na para i-harvest. Binabayaran ang nag-harvest at ginagather niya ang mga bunga para sa buhay na walang hanggan, para magsaya ang nagtatanim at ang nag-harvest. Totoo ang kasabihang, may nagtatanim dito pero iba ang nag-aani. Pinadala ko kayo para i-harvest ang di nyo pinaghirapan. Iba ang nagtatrabaho sa bukid na yon, pero kayo ang nakikinabang sa pinaghihirapan nila." Maraming Samaritan sa bayan na yon ang naniwala kay Jesus dahil sa sinabi ng babae, "Sinabi niya sa akin ang lahat ng ginawa ko." So nung na-meet ng mga Samaritan si Jesus, nakiusap sila na magstay pa sa kanila, kaya nagstay pa siya doon ng 2 araw. Marami pang naniwala sa mensahe ni Jesus. Sinabi nila sa babae, "Naniniwala na kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil narinig namin siya mismo. Ngayon alam na namin na talagang siya ang tagapagligtas ng mundo." Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My dear friends, we continue our Lenten journey. And in the previous Sundays, nakita natin iba't ibang lugar na po ang ating napuntahan. During the first Sunday of Lent, nandun tayo sa desert where Jesus conquered sin and temptation. Last week, tayo po ay nasa mountain where we witnessed Jesus transfiguring, nagbagong anyo para ituro ang kadakilaan na hindi matatagpuan sa bundok na iyon kundi sa susunod na bundok, ang bundok ng Kalbaryo. And for the third stop of our Lenten journey, nandito naman po tayo sa balon, sa well. And we hear Jesus and the encounter with the Samaritan woman. Mga kapatid, ang uhaw po ang isa sa mga pinaka-difficult na human experience na pwede nating maranasan. Naranasan niyo po ba yung uhaw na kayo at wala kayong mahanap na tubig? Kung may tubig man ay hindi man ganun kalinis o galing sa gripo. At yung mga tao minsan sensitibo po masyado sa tubig. Minsan kasi nagkukulo po yung tiyan natin kapag hindi po maganda yung quality ng water. Kaya titisin lang natin yung uhaw. Paano ba natin lalabanan ng uhaw? Ang iba po ay lumululok na lang po ng laway. Yung iba pagtitiisan na lang talaga hanggat makita ng tubig. And my dear friends, ano bang solusyon sa uhaw? Tubig. Water. And the theme of our readings this Sunday is about living water. Yung first reading po natin from the book of Exodus, nagrereklamo po yung mga Israelites kasi sila po yung nauuhaw. Now, Yahweh directed Moses to strike the rock with his staff, and water will flow from it for the people to drink. Yung second reading natin sa letter ni St. Paul sa mga Romans, St. Paul was explaining a greater thirst. At ang pinakamatinding uhaw ng tao ay walang iba kundi salvation o kaligtasan. The Jews thought that they will quench this thirst by following the law, doing good works, performing rituals and prayers. But St. Paul reminds them na bago pa ang lahat ng ito makilos na ito,
it was God who gave them the water of grace. Unearned, undeserved love, and favor from God that invites them into a relationship of the heart. At ito po, yung puso ng tubig na ito, relasyon na nagdudulot ng kaligtasan. And in our gospel reading today, we hear Jesus encountering a thirsty woman in the well. Tingla natin yung uhaw ng babae. Una, she was physically thirsty kasi pumunta siya dun sa balon para mag-igib ng tubig. Pangalawa, she was also socially thirsty kasi po siya po ay moral outcast. Dahil nabanggit sa gospel, meron po siyang 5 dating asawa. At yung kinakasama po niya ngayon, eh hindi naman din po niya asawa, lover po. At mga patid, that actually reflects a spiritual thirst. 6 na yung kanyang naging asawa kasama yung kinakasama niya ngayon. Remember, 6 means incomplete. 7 is perfection. Interestingly, Jesus is the 7th man that she encountered in the well. At mga kapatid, sa Old Testament, sa balon po usually nakikita po yung mga mag-asawa o yung magiging future husband or wife nila. Interesting. But you see, my dear friends, Jesus encountered an unwanted woman, yet a person that mattered for God. Ang babaeng ito ay isang Samaritan. Hindi siya counted dun sa mga piniling lahi ng Diyos na mga Hudyo. Pero sa pag-uusap ni Jesus at ng babaeng ito, kinumpronta ni Jesus yung sinfulness ng babae. Nakita rin ni Jesus yung brokenness ng babae. And Jesus offered her the living water of repentance and salvation. My dear friends, our God is offering us a well where we can draw inspiration and hope. At sa ating reflection today, gagamitin natin salitang well. W-E-L-L. May ibig sabihin po ang bawat letra pag nilayan po natin. W, my dear friends, means witnessing. We are called to witness even in the darkest moments of our times and our faith. Itong panahon ng pandemic, well, nasa pandemic pa rin naman tayo. Ang dami po mga tao na naging witness sa kung paano nagiging tubig ang Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan nila. Ito po yung mga healthcare workers, mga simpleng tao na nagtatrabaho pa rin, yung mga nagbibigay sa atin ng ayuda, yung mga nag-online class noon, yung mga teacher, no? Yung mga nag-offer ng ride, no? Nakakatawa, no? 3 years na po itong pandemic na ito. At though almost back to normal na tayo, nakakatuwa pong balikan yung witnessing na mga simpleng tao na nais tumulong sa atin. Lalo ang mga prayer warriors, no? Kaya kahit nagtuloy yung online masses, maraming nagdarasal para sa ating lahat. So many people whose witnessing should also inspire us to witness to Christ in our own little way. By being witnesses, we become water. Magiging tubig tayo na tumipigil, nagbibigay ng lunas sa uhaw ng isang uhaw na mundo. Letter E, my dear friends, is examination of conscience. Alam niyo po, isa sa mga dapat na gawin natin ngayong panahon ng Lenten season, ang examination of conscience. Siguro inisip natin, di ba pangkumpisa lang yon? Pero my dear friends, this examination of conscience is done and should be done actually every day. Let us ask ourselves, paano ba naging mabuti ang Diyos sa atin? Paano rin tayo reklamo ng reklamo sa Diyos? Compare ng compare sa Diyos sa mga natatanggap ng iba kumpara sa nakukuha natin. Paano ba yung Diyos natin nagbigay sa atin ng so many chances? At paano rin tayo, katulad ng babae sa well, iwan ng iwan sa Diyos at naghahanap ng iba? Paano ba yung Diyos binibigyan tayo ng tubig kahit na ayaw nating inumin ito? Paano ba ang Diyos inaanyayahan tayo na pumunta sa balon pero madalas we reject that invitation? This Lenten season is time to examine our conscience. Tignan ang sarili.
paano ang Diyos sobrang pagmamahal niya sa atin at tayo naman kinakapos sa pagmamahal sa Kanya, lalo na sa ating kapwa. Letter L is language of love. At mga kapatid, magandang panahon itong Kwaresma na i-express natin yung language of love sa mga tao sa ating paligid. For sure, you know the love languages. Giving words of affirmation, performing acts of service, giving the gift of presence, spiritual touch, praying for one another. We draw water from these languages of love. At sana po sa ating pag-share ng love language sa isa't isa, ma-discover din natin ano ba yung paraan natin para maging tubig sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Third and finally, last letter L, is a livelier faith. Ang bunga ng lahat ng ating mga pagsusumikap, pati na rin mahirap nating pinagdaanan, sana po mas maging buhay ang ating pananampalataya. Naalala ko yung bago po mag-lockdown, naging paanyaya ko dun sa mga tao na nagsimba sa aming parish. For sure, mamimiss yung misa. Pero sana pag nagbalik na yung misa, mas may value nyo yung Eucharist, mahalin nyo yung parokya, mag-participate kayo sa activities, mas magdasal tayo, mas magkaroon tayo ng mas malalim na tiwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang challenge sa atin, no? Draw water, living water, from this well by witnessing sa ating pagsaksi sa kabutihan ng Diyos, sa pagiging mabuti din sa ibang tao, by examining our conscience, how God has become living water, yet at times we reject or we fail to draw it and take it in. Inumin ito, maging bahagi ng buhay natin. Draw water from the language of love. Paano ba tayo nagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa bawat isa? And finally, draw water from a livelier faith. Sana po, mas buhay ang ating pananampalataya dahil si Kristo, ang tubig ng buhay. At kung sino man ang lumalapit at umiinom sa Kanya, nagiging bahagi ng Kanyang buhay, ay hindi na mauuhaw muli, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan! Kape muna tayo, kasama Panginoon everyday, with me, Father Kevin Crisostomo, only here on Spotlight Radio FM. Journey to New Beginnings. God bless, and we'll see you next Sunday. You just heard Kape, kasama ang Panginoon everyday with Father Kevin Crisostomo, only here on Spotlight Radio FM. Journey to New Beginnings.